Hello guys, hello guys, hello, hello, hello sa inyo. Si Marlon dito. Gagawa lang ng video regarding about paano gumawa ng entry using Fibonacci retracement, support and resistance, and confirmation. Okay? So, tatlong way para mag-identify tayo kung saan papunta yung trend natin. It's either pa uptrend, pa downtrend, nag-consolidate ba siya, whatsoever, and so forth. So, papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng entry using such method sa MetaTrader 4, okay? As you can see, may update ngayon ang XM. May mga bagong lugar sila para mag-seminar. I would highly suggest na kung malapit kayo sa mga lugar na to, punta kayo, which is ako, nasa Davao ako, so punta ako dyan na naman. Magko-collect tala ng t-shirt. paano to gamitin? Pumunta lang kayo dito sa mga lugar na to kung available kayo, malapit kayo dyan. Anyways, going back, gawa tayo ng video paano gumawa ng entry using Fibonacci retracement, support and resistance, and confirmation. Okay, so at first, gawa tayo ng support and resistance, which is yung classic, which is I would really like to use zigzag indicator, which is default naman dito sa XM na MT4. Tapos default na natin yan. Yan. Okay. So, ay, palitan natin kulay. Kulay blue para makita natin. Yan. Okay. So, as you can see, this is a good way to create a support and assistance na hindi ka na mag-effort na mag-drawing dyan. Baka mali pa yung pagka-drawing mo. At least naka-default na to dito. Kaya okay na. So, yun. Tapos, second naman, ito yung support and assistance. Ang third, yung pangatlo mo na is ang confirmation, which is commonly ang confirmation is yung overbought at oversold. So, I use stochastic oscillator. Yan. 533, which is close, saka exponential. Ito. Yan. Yan yung isa sa mga ginagamit ko. So, at as of now, kita nyo, sa point na to is medyo nag-oversold na siya, tapos biglang bumaba. Not much, pero umangat na siya. Okay? So, pangalawa, is yung Fibonacci retracement, okay? So, ito yun, dito. Confirmation, support and resistance, dito. Looking for confirmation na baka mag-sell tayo. So, dito ako magda-drawing. Tsaka dito. Yan. Ito na yung support ko. Ito na yung resistance support. Ay, baliktad. Try natin. Kaya natin. Yan. Yan. So, ngayon, confirmation lang na baka mag-downtrend siya or mag-uptrend. Okay? So, since dito, entry point na dito, pag itong price na to, umangat dito, bumaba siya dito, dyan. Maghanap kayo ng confirmation kung pa downtrend ba to siya or pa uptrend, kung na magbreakout na siya. Okay? So, as of now, kung nakikita nyo, medyo nasa zone pa siya na nagko-consolidate pa siya kasi hindi siya pumatak sa overbought. Oversold. Pero galing na siya sa overbought. So, which is dito na part. Which is, yung noise niya, yung volatility niya is hindi masyadong mataas. Okay? So, isa pang confirmation kung paano to is yung moving average. Yan yung pinaka-common talaga na ginagamit. Isa is SMA,
sa close. Tapos 150. Isa naman is 50. Iba na ito ng kulay. So, we'll say medium blue. Yan. Ang gamit na natin puti. Simple moving average. Yan. Tapos, isa pa. EMA 50 yung isa, siguro gamit natin 20. Ay, pwede na yung kulay. Kasi puti na yung isa. So, gamitin yung green. So, yung green dito. Daming green. Promise. Ayan. Okay. Nakikita nyo ba? Gawin na natin pula para mas madali. Yan. Okay. So, kung nakikita nyo, delete lang muna natin itong Fibonacci. Delete muna natin. Mamaya ka na. So, kung nakikita nyo, so, kung nakikita, nagko-consolidate na siya. So, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Paangat ba or pataas. Okay, kasi nagko-consolidate na siya. Yun nga. Yun. So, as of now, hindi pa, itong zigzag, hindi pa siya gumagawa ng bagong linya. Kasi hindi alam ng zigzag kung saan siya talaga pupunta, papunta. At saka itong EMA naman natin, EMA, 50 at saka 20, parang nagko-consolidate na siya. So parang babangga na sila should I say nagko-crossover na siya. Okay? So ito namang ito, medyo yung posisyon niya is medyo paangat. So parang ito, ang nangyayari kasi is magko-consolidate, magko-crossover na siya para bumaba. Pero itong EMA, SMA pala. SMA is medyo pa-uptrend pa siya. So, ito naman is galing na siya sa baba. So, parang paangat siya ng konti. So, imbis na so, at this time, at this moment, patapos na siya sa downtrend. Okay? Baka, at this time, aangat na siya. Okay? So, gagamitan natin yung Fibonacci retracement kung may identify kung pa-uptrend ba siya or downtrend. Okay? So, ito, classic support and resistance. Ito, gamitin natin to. Or, dito tayo mag-umpisa. Dito. Okay? So, pag itong, as I said, kung itong presyo umangat siya ng konti dito, baka magbabounce back siya. Pag itong price umangat dito, baka gumawa siya ng trend line na dyan, papunta dyan. Mag-continue siya. Kasi yung dalawang, yung moving average kasi natin is nasa taas pa siya. Nasa taas pa siya. Ito. So, hindi pa niya alam kung baka bababa siya or aangat. Pero as of now, sa posisyon ng dalawa, confirmation na baka mag-continue pa siya pa downtrend. Okay? So, dito siya. Pa-continue pa siya sa downtrend. Kasi, sa dito sa na part is, umangat siya, tapos nag-crossover na siya para umangat. So, yung confirmation naman ito is yung sa support and resistance naman ito, itong zigzag is dito yung nag-breakout na siya dito. Kasi bigla siyang umangat tapos bigla siyang bumaba. So, na yung moving average nandyan lang yan. Pero yung zigzag gumawa na siya kasi nga umangat naman talaga. Tapos nag-breakout na siya to
to go up. So, anong nangyari is dito, nag-build up na siya galing sa baba. Umangat siya ng konti, pero nag-consolidate siya dito na part. Kasi, nag-over sold na siya. So, umangat. Yan. Kaya, ganito nangyari. As of this moment naman, nag-consolidate pa siya ulit, na naman siya ulit. Hindi niya alam kung angat pa siya or bababa. Pero, yung moving average natin, medyo pababa. Baka, bumaba yan, dito papunta dito, or magbabounce back siya, paangat ng konti, dito sa 50% na Fibonacci retracement, umangat siya ng konti, tapos biglang bumaba. Kasi yung position nito sa looking at this two moving average, medyo pababa siya, at saka galing na siya sa taas, baka umangat siya. So nagko-contradict lang yung dalawang confirmation natin, kasi ito pa-uptrend, ito pa-uptrend, pero yung dalawa parang bubulusok siya, so parang papunta siya na downtrend. So yan yung apat. Yung panglima naman, which is custom indicator to, hindi to siya default na indicator sa MT4. Itong tawag dito is HULL, H-U-L-L, Moving Average. Okay? Yan. Ito yung I would say na mas accurate na moving average talaga. Kasi sa yung moving average, kung saan lang siya papunta, hindi niya nakikita kung saan talaga papunta. Kung ganyan ito, nagko-consolidate lang siya. Okay? So, ito, at this time, bumaba siya, umangat, tapos bumaba ng konti, umangat, tapos ngayon naman, pababa. Pero, gumawa na siya ng kulay blue. So, chances is, baka umangat siya. So, dalawang confirmation na chances is, baka umangat siya. Okay, moving average, itong HULL moving average, itong EMA, SMA pala, SMA at saka stochastic. So chances is, as I said, baka umangat yan dyan or dito, tapos magbabounce back. Okay, pero as of now, anong nangyayari is paangat pa siya. Okay, so chances is kung lumagpas ang trend dito, nagbe-breakout na siya para umangat. Pero as of now is umaangat pa siya. Okay? So my chances is mamaya mga alas 3, alas 4 ng hapon, baka mag-breakout na siya sa oras na 'yon. Okay? But as of now, ang nangyayari is paangat pa siya ng konti. Okay? So, kung mag-entry kayo, yan. Maganda yan. Dyan. Dito. Gumawa ng entry. Or as of now. Tapos, pag umangat na siya dito sa level na to, I would say take profit na dito or so. Kasi, may chances is baka bumaba siya. Magbabounce back lang yan. Gagawa ng bagong linya sa support, itong sa zigzag. Gagawa siya ng linya pa dyan, tapos bababa. Those are only probabilities, okay? Hindi yan 100% accurate. Probability lang yan, okay? Sa market kasi, hindi talaga 100% sure na kahit kutob mo ganyan, tingin mo ganito, tingin mo ganyan. Hindi ganyan talaga dito sa market, okay? Ang pinaka main dapat na intindihin mo is possibilities kung saan siya papunta, okay? Walang guarantee sa market, possibilities lang, okay? Yan. Ito yung mga way na magandang gumawa ng entry. Medyo makalat, yes, I would agree, makalat talaga. Pero pag once nasanay na kayo, talagang sisim na tumagal nito, okay? Okay, guys. Dito muna tayo. Dito naman magtatapos ang video. And have a great day. Goodbye.